Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Chronicle Quebaga. Sa paliparan ng kulo sa alas 2 ng umaga, isang komersyal na eroplano na may 150 pasahero ay kailangang lumapag sa mahigpit na seguridad. Sa kabilang banda, namamaga ang mukha ng isa sa mga pasaherong nagngangalang Ankit matapos siyang bugbugin. Inusisa siya ng isang detective at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit inamin niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari at hindi siya kasangkot. Pagkatapos ay isang flashback ang ipinakita sa 8 buwan na nakalipas, nang si Ankit ay nasa isang eroplano mula sa lungsod ng Albarakat patungong New Delhi, India. Hindi nagtagal, dumating ang flight attendant na nagngangalang Neha para ihain sa kanya ang inorder niyang pagkain. Unang napamahal si Ankit sa kanyang kagandahan. Pagdating sa New Delhi, bago bumaba ng eroplano ay niyaya ni Ankit si Neha na maghapunan ngunit tumanggi si Neha dahil may iba na siyang plano. Ngunit kalaunan, sa gabing iyon ay nagkita sila sa isang club. Inakala ni Ankit na ang kanilang pagkikita ay nakatadhana, ngunit sigurado si Neha na sinundan siya ni Ankit. Magkahiwalay silang umuwi ngunit nakita muli ni Ankit si Neha sa daan kasama ang mga kaibigan niya. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanilang sasakyan. At pagkatapos ay nag-alok siya ng sasakyan pauwi. Bawat isa sa kanila ay hinitid hanggang sa sila na lang ni Neha. Sinabi ni Neha na malamang na sinusubukan ni Ankit ang kanyang balak na isang one-night stand kasama niya, sa pamamagitan ng pagmamaneho sa kanya pauwi. Ngunit itinanggi ni Ankit ang pag-iisip na iyon at sa halip ay nagpaalam. Si Ankit na nasa isip pa rin si Neha ay nag-follow sa kanyang Instagram. At agad na nag-follow din sa kanya si Neha. Sinubukan ni Ankit na maging mas malapit kay Neha. Sila ay nag-hangout at sinundan ng isang romantic dinner. Ang alindog ni Ankit ay naglagay sa kanyang mga bisig at mas lalong napaibig ang dalaga sa kanya. Pagkatapos ay pumunta sila sa club upang magpalipas ng gabi. At sa huli, nagpalipas ng buong gabi. Sa sandaling iyon ay nakakita si Ankit ng peklat sa leeg ni Neha, ngunit sinagot ni Neha na ito ay peklat noong siya ay bata pa at hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Sa wakas ay opisyal na silang nagsimulang mag-date, ngunit makalipas ang ilang buwan, ibinalita ni Neha na siya ay buntis. Imbes na magpanik, tuwang-tuwa si Ankit dahil magkakaanak na siya. Sinabi niya na ang kanilang sanggol ay karapat-dapat na ipanganak. Sa sandaling iyon, nag-propose si Ankit kay Neha na tinanggap naman ng kasintahan. Pagkatapos noon ay kumain sila para sa tanghalian ngunit biglang tinawag ng 2 gangster si Ankit at pinalabas ito mula sa restaurant para salubungin sila. Nagalit ang 2 at tinutulak si Ankit. Tinanong ni Neha kung sino sila at bakit sila mga galit. Ipinaliwanag ni Ankit na 2 taon na ang nakalilipas, nagtatag siya ng isang kumpanya ng insurance company na dalubhasa sa mga diamante. Hanggang sa isa sa kanyang mga empleyado ang nawala ng brilyante na pagmamay-ari ng isang kliyente na nagkakahalaga ng 20 crore. Hiniling ng may-ari ng brilyante kay Ankit na bayaran ito, ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Ang 2 gangster ay mga taong pinadala ng may-ari ng brilyante. Nang marinig iyon, nabigla si Neha at nag-aalala na baka malagay sa panganib ang kanilang pamilya pati na ang kanyang anak. Sinabi ni Ankit na nangako siyang babayaran ang kanyang utang, ngunit dahil wala pa siyang pera, sinabihan ng may-ari ng brilyante si Ankit na magnakaw ng isa pang brilyante. Nang marinig iyon, ipinagtapat sa kanya ni Neha ang tungkol sa peklat na dahilan ng kanyang trauma. Napag-alaman na dati ay sangkot ang kanyang ama sa kaso ng money laundering kasama siya at ng kanyang pinsan na si Sudhanshu. Matapos ang lumalalang problema, binaril si Neha at ang kanyang ama ngunit si Neha lang ang nabuhay sa peklat na iyon bilang alaala. Kaya siya ay nagsisi, at naging isang flight attendant. Kaya naman labis siyang nag-aalala na ang problemang naranasan ni Ankit ay magbabanta sa kanilang buhay. Isang araw, ang isang ministro ng Home Affairs na nagngangalang Harish Sonyal ay may isang ilegal na teleponong may nakadikit na diamante, at may isang kolektor ng mga mamahaling bagay na nagngangalang Omar. Noong una, nag-aalangan si Harish ngunit tiniyak sa kanya ni Omar na siya ang mananagot sa anumang problema sa oras ng paghahatid. Ipinaliwanag niya na ilalagay niya ang diamond phone sa isang malita na may 6-digit code. 3 numero lang ang alam ni Harish at ang iba pang numero ay si Omar lang ang tanging nakakaalam. Pananatilihing lihim din ang pagkakakilanlan ng courier. Bukod doon, may SIM card sa loob ng telepono na maaaring matrack ni Omar. Ang bagay ay unsured din ng kumpanya ni Ankit.
Matapos marinig ang kanyang paliwanag, sa wakas ay pumayag si Harish. Ang kanyang assistant na si Bagat ay inutusan na dalhin ang mga brilyante sa paliparan. Dahil sinadya ni Ankit na nakawin ang brilyante, nagpasya siyang anyayahan si Bagat na magplano ng pagnanakaw at ibahagi ang kalahati ng kita sa kanya. Ipinaliwanag ni Ankit na kapag narating ang taas na 40,000 feet, ang tracker na nakakabit sa telepono ay hindi nagagana. Kaya hiniling ni Ankit kay Bagat na sabihin sa kanya ang code ng Malita bago lumipad ang eroplano, at pagkatapos ay papalitan niya ng decoy ang Diamond Phone. Bukod sa plano, hindi nakalimutan ni Ankit na ipasuri ang 2 buwang gulang na pagbubuntis ni Neha sa ospital, at namili rin sila ng mga damit ng sanggol. Ilang sandali pa, nang sila ay namimili, dumating muli ang mga gangster para maningil ng utang. Biglang naging emosyonal si Ankit dahil nagbanta ang 2 gangster na sasaktan ang kanyang pamilya. Agad niyang hinitid si Neha sa kanilang bahay. Ngunit nang pasakay na sila sa sasakyan ay dumating ang 2 gangster at agad na binugbog si Ankit. Sa kasamaang palad, si Neha ay sinipa at tinamaan sa tiyan. Dahil dito, kinailangang mawala ang kanyang sanggol dahil sa pagkalaglag. Pagkatapos nito, tinawagan si Ankit ng taong pinagkakautangan niya at patuloy na pinilit na magnakaw ng mga brilyante para mabayaran ang kanyang utang. Tumanggi si Ankit na gawin ang pagnanakaw ngunit biglang pumayag si Neha na nakarinig ng usapan, dahil iyon lang ang tanging paraan upang sila ay makalaya sa panganib at mamuhay ng payapa. Sa araw ng pagnanakaw ng brilyante, natanggap ni Ankit ang code para sa maleta kung saan nakalagay ang brilyante mula kay Bagat. Kaagad itong sinabi kay Neha para maisagawa agad ang plano. Ngunit nang suriin ni Neha ang mga pasahero, hindi niya mahanap ang courier. Nagsimulang magpanik si Ankit dahil maaaring tuluyang mabigo ang kanilang plano. Agad nilang hinanap ang courier. Nang paalis pa lang ang eroplano, tinawagan ni Ankit si Omar para ipaalam na lumipad na ang eroplano at kinumpirma ni Omar na sumakay na rin ang courier sa eroplano. Ngunit nang tanungin niya kung sino ang courier, nawala ang signal dahil nasa itaas na sila. Matapos pag-isipan ni Ankit, natitiyak niyang nagpalit na ng courier si Omar at tiyak na hindi na o-order ng pagkain ang taong iyon dahil kailangan nitong mag-focus sa pagbabantay sa Malita. Nang si Neha ay naghahatid ng pagkain at inumin sa mga pasahero, nakakita siya ng isang Ginoo na hindi nag-order ng kahit ano at agad na sinenyasan si Ankit. Para kumpirmahin kung ang taong iyon nga ba ang courier, sinadya ni Neha na ibuhos ang pagkain sa kanyang damit para pumunta ito sa banyo. Sa pagkakataong iyon, titingnan sana ni Ankit ang mga gamit ng lalaki ngunit biglang isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Hinijack ng 3 nakabonet na terorista ang eroplano at agad na iniulat ng piloto ang sitwasyon sa paliparan. Tinanong ng hijacker kung sino ang flight marshal. Noong una, walang gustong umamin. Gayunpaman, dahil na hostage si Neha ay nagpakita ang flight marshal ngunit agad itong tinalian. Nagkaroon ng riot dahil sinubukang manlaban ng isa sa mga pasahero, ngunit madali itong nabugbog. Habang nakatali ang flight marshal sa likurang bahagi ng eroplano, ang mga hijacker ay nagbigay ng babala na patayin ang sinumang magtangkang lumaban. Pagkatapos ay kinuha ang lahat ng mga telepono ng mga pasahero at sila ay tinipon sa economy class. Dinala ng isa sa mga hijacker si Neha sa pintuan at hiniling na makipag-ugnayan ang piloto at co-pilot sa gobyerno para palayain ang isang taong nagngangalang Adelmir. Hiniling din niya na mailapag ang eroplano sa isang maliit na paliparan sa Kulu, sa halip na sa New Delhi. Kung hindi ay isa-isang papatayin ang lahat ng pasahero at cabin crew, simula kay Neha. Agad na ipinarating ang kahilingan ng hijacker at agad na nagplano ng strategy ang mga matataas na opisyal ng seguridad ng bansa pati na ang Indian Intelligence Agency. Plano nilang dalhin si Adelmir sa Kulu Airport. Hindi para palayain kundi bilang pa-in lamang para mahuli ang mga hijacker. Samantala, si Harish na nakatanggap din ng balita ay agad na itinalaga si Bagat sa Kulu Airport. Ito ay upang kolektahin ang mga brilyante at magpapanggap na kinatawan siya ng gobyerno upang tumulong sa paglikas. Sa eroplano, nagpanggap si Ankit na hindi makahinga at pagkatapos ay humingi ng permiso na kunin ang inhaler sa kanyang bag. Sa sandaling iyon ay agad niyang binuksan ang bag ng courier at nakita ang Malita na naglalaman ng mga diamante. Ngunit nang bubuksan na niya ito, biglang dumating ang isa sa mga hijacker at tinanong kung ano ang nasa kahon.
Sinagot ni Ankit na regalo ito para sa kanyang ina, ngunit dahil sa kahina-hinala dahil biglang naging normal si Ankit, agad na sinuntok ng hijacker ang kanyang ilong na naging sanhi ng pagdugo nito. Pinabalik siya sa kanyang upuan at humingi ng permiso si Neha para gamutin siya. Sa pagkakataong iyon, bumulong si Ankit na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil ito lang ang pagkakataon nila. Pagkaraan ng ilang sandali, pinayagan si Ankit na linisin ang dugo na tumutulo pa rin sa kanyang ilong. At pagkatapos ay humingi ng tulong kay Neha. Sa sandaling ito, pinakiusapan ni Ankit si Neha na kunin ang brilyante kahit anong mangyari. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila dahil ayaw ni Neha na makipagsapalaran sa panganib. Hanggang sa huli, nagpumilit si Ankit at nagalit kay Neha. Samantala, sa kulungan ng kulo, dinala ni Parvez na isang intelligence agent si Adelmir sa paliparan at ikinulong ito sa isa sa mga silid. Sinabi rin sa kanya ng militar na inutusan silang magsagawa ng ambush sa sandaling ibigay si Adelmir sa mga hijacker. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Bagat at ang kanyang mga tauhan kabilang ang isang dalubhasa sa brilyante. Sinabing tutulong sila para sa paglikas, ngunit ang tunay nilang layunin ay kunin ang mga brilyante. Batid na lalapag ang eroplano sa loob ng 20 minuto, hiniling ni Parvez na kausapin ang mga hijacker. Hiniling ng mga hijacker na ibigay muna si Adelmir. Pagkatapos nito ay palalayain ang mga pasahero ng eroplano. Kasabay nito, inilihis ni Neha ang atensyon ng mga hijacker na nakabantay para makalusot si Ankit sa business class at kunin ang brilyante. Matapos mahanap ang diamond phone, ilalagay na sana ni Ankit ang SIM card sa loob ng peking diamond phone, ngunit biglang natapos ang dalawang hijacker na nasa tawag at nagtago sandali si Ankit. Papalapag na ang eroplano at gustong makausap muli ni Parvez ang mga hijacker. Habang sila ay nasa tawag, agad na inilagay ni Ankit ang SIM card sa peking diamond phone at inilagay sa loob ng malita habang ang totoong diamond phone ay inilagay sa kanyang bag. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ng isa sa mga hijacker. Agad niyang tiningnan ang laman ng bag ni Ankit at nagulat siya nang makita ang isang diamond phone. Sinubukan ni Ankit na ipagtanggol ang kanyang sarili habang sinisikap na itago ang totoong diamond phone sa ilalim ng upuan. Nang papalapag na ang eroplano, nagawang himatayin ni Ankit ang hijacker. Gayunpaman ay dumating ang iba pang hijacker at agad siyang binugbog dahil akala nila ay napatay nito ang kanilang kasamahan. Samantala, sa wakas ay nakawala ang flight marshal mula sa pagkakatali at palihim na pumasok sa business class. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, agad niyang binaril ang dalawang natitirang hijacker gamit ang baril ng patay na hijacker. Matagumpay na napigilan ang hijacking at agad na inireport ng piloto sa mga awtoridad na kontrolado na ang sitwasyon. Ngunit nang suriin ng flight marshal si Ankit sa banyo, lumabas na ang dalawang hijacker ay itinali siya at may nakakabit na bomba. Nagsimulang magpanik ang lahat ng pasahero. Agad na inilikas ni Neha at ng ibang flight attendant ang mga pasahero, kasama ang isang lalaki na mahimbing na natutulog. At lahat sila ay agad na dinala sa gusali. Pagkatapos nito, inihayag ni Harish sa press conference na ligtas na ang lahat ng mga pasahero, habang ang bomb disposal team ay itinalaga upang i-defuse ang bomba ngunit lumabas na peke pala ang bomba. Agad na kinuha ni Ankit ang diamond phone mula sa ilalim ng upuan at inilagay sa kanyang bag. Tuluyan nang nakalabas ng eroplano si Ankit dala ang kanyang bag at hinihintay siya ni Neha. Pagkatapos noon, nakipagkita si Ankit kay Bagat saka ibinigay ang diamond phone. Sa kabilang banda, ang mga pulis ay sinabihan ni Parvez na hanapin at tukuyin ang mga bangkay ng tatlong hijacker. Ngunit nang halughugin ang buong eroplano ay walang anumang nakitang bangkay. Nagulat si Parvez at napagtanto na may mali. Iniutos niyang isarado ang lahat ng airport exit at agad na hinanap ang flight marshal na namamahala habang nasa biyahe. Pagkatapos ay sinabi ng piloto na ang pangalan ng flight marshal ay Banu. Lumabas na siya ang lalaki na natutulog sa oras ng paglikas. Matapos gisingin si Banu na muling nakatulog, tinanong ni Parvez kung nasaan ang mga bangkay ng mga hijacker. Naguguluhan si Banu sa tanong dahil hindi niya naalala na may mga hijacker sa eroplano, lalo na ang pakikipagbarilan sa kanila dahil sa katunayan ay nakatulog siya kaagad pagkatapos na lumipad ang eroplano. Tinanong ni Parvez at ng mga pulis kung sino sa kanila ang pumatay sa tatlong hijacker pero walang umamin. Agad namang tinanong ni Parvez ang police guardian ng pinto kung may nakaalis na mula sa airport.
at lumabas na may nakaalis na opisyal na walang iba kundi ang Peking Flight Marshal. Nang marinig iyon, napagpasyahan ni Parvez na ang lalaki ay bahagi ng mga hijacker ng eroplano, habang ang tatlong hijacker ay maaaring sumama sa karamihan ng pasahero doon. Pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang Peking pag-hijack ng eroplano at hindi malaman kung anong motibo sa ngayon. Ipinagutos ni Parvez sa kanyang mga nasasakupan na pagbawalan ang 150 pasahero doon na lumabas ng airport hanggang hindi pa nareresolba ang kaso. Samantala, ipinasuri ni Bagat ang brilyante at lumabas na ito ay peke. Kahit ilang beses nilang suriin, ang mga resulta ay pareho pa rin. At dahil ang eksperto sa diamante ay may 20 taong karanasan, hindi siya maaaring magkamali. Nagalit si Bagat at iniisip na nagsisinungaling si Ankit dahil gustong samantalahin at masolo ang brilyante. Ngunit sinabi ni Ankit na kinuha niya talaga ang tunay at pinalitan ito ng decoy. At malabong siya ay magsisinungaling dahil kung ito ay gagawin niya, mas gugustuhin niyang tumakas dala ang brilyante kaysa ibigay ito para masuri. Pagkatapos ay hiniling ni Bagat kay Ankit na hanapin kung nasaan ang tunay na brilyante, anuman ang mangyari. Lalong nataranta at na-stress si Ankit, kaya pumunta sa banyo para kumalma. Agad naman siyang sinundan ni Neha nang makita ito, at sinabi sa kanya ni Ankit na peke ang brilyante. Nang marinig iyon ay nagulat si Neha. Pinakalma niya si Ankit at tiniyak sa kanya na tiyak na malulutas ang kanilang problema sa utang, ngunit biglang nagalit si Ankit. Sinakal niya si Neha dahil hanggang ngayon ay nagsasakripisyo pa rin siya para lang makuha ang brilyante. Sa kanyang galit, ibinunyag niya na wala siyang kahit katiting na nararamdamang pagmamahal kay Neha dahil sa lahat ng sandaling ito, nagkunwari lang siyang nanliligaw at niloko siya para lang makuha niya ang brilyante. Nakaramdam ng matinding sakit si Neha matapos untugin ni Ankit sa salamin ang kanyang ulo. Ngunit nang makaalis si Ankit mula sa banyo, ngumiti ito na tila may itinatagong sama ng loob sa lalaki. Lumalabas na sa sandaling sinipas sa tiyan si Neha habang si Ankit ay nakikipaglaban sa mga gangster, nakikipag-usap siya sa kanyang pinsan na si Sudhan Shu kung saan humihingi siya ng tulong para sa problema ni Ankit. Nang siya ay sinipa, ang kanyang telepono ay tumilapon malapit kay Ankit at sa mga gangster. Kaya naman narinig ni Sudhan Shu ang pag-uusap ni Ankit at ng isa sa mga gangster. Sa katunayan, ang dalawang gangster ay mga tauhan ni Ankit at pinagalitan sila sa pag-atake kay Neha. Pagkatapos ay ni-record ni Sudhan Shu ang pag-uusap. Laking gulat ni Neha nang marinig ang recording. Agad niyang sinundan si Ankit na pumunta sa isang lugar para makipagkita sa dalawang gangster. Nalaman niya na nagtagumpay ang plano ni Ankit. Ibig sabihin nito ay gusto ni Neha na tumulong sa kanyang plano. Pagkatapos ay pumunta si Ankit sa isang hotel kung saan naroon ang kanyang tunay na minamahal. Nasaksihan ni Neha ang lahat ng ito. Naguguluhan, nadudurog, nagagalit, at nabigo. Malinaw na nakaramdam ng matinding sakit si Neha matapos malaman na ginamit lang siya ng lalaking mahal niya para sa maruming plano nito. Sa sobrang gulat niya ay nawalan siya ng malay matapos makabalik sa ospital. Ang lahat ng magkahalong damdaming ito ay naging paghihiganti. Agad na tinawagan ni Neha ang kanyang pinsan na si Sudhan Shu, kung saan nabunyag na siya ang Peking Flight Marshal. Sinabi ni Neha na gusto niyang nakawin ang brilyante at kasabay nito ang paghihiganti kay Ankit. Dahil hindi lang siya niloko nito ngunit nagawa pang mawala ang kanyang anak. Noong una, tumanggi si Sudhan Shu dahil nagpaplano si Neha ng Peking pag-hijack ng eroplano at maaari silang mapatay. Ngunit nang ipaliwanag ni Neha ang kanyang motibo at pati na rin ang target na brilyante, agad na sumang-ayon si Sudhan Shu. Pagkatapos nito, agad na nag-recruit sina Neha at Sudhan Shu ng 5 para maayos ang kanilang plano at babayaran sila ng 1 linggo pagkatapos ng trabaho. Balik sa kasalukuyan, kung saan ang lahat ng mga pasahero ay isa-isang tinanong ni Parvez. Tinanong si Banu kung ano ang nangyari bago siya nakatulog. Naalala ni Banu na nag-order siya ng inumin kay Neha ngunit ibang flight attendant ang naghatid nito. Inusisa rin ang 2 kasabwat ni Neha, ang isa ay isang matandang lalaki na nagsabing humingi siya ng mainit na tubig upang tulungan siya sa pagdumi. Habang ang isa naman ay matabang lalaki, ang isang pasahero na nagtangkang manlaban sa isa sa mga hijacker at umaasa na may ibang pasahero na tutulong sa kanya. Bukod pa riyan, napakaraming pasahero ang tumistigo na nakita nilang pabalik-balik si Ankit sa business class, hanggang ilang beses na siyang binugbog ng mga hijacker. Ito ang nagbunsod kay Parvez na tanungin ito.
Naghinala na siya na si Ankit ang kasabwat ng mga hijacker dahil ilang beses siyang pumasok sa business class. Madalas na nakikipag-usap sa flight attendant sa kusina, at nakitang may nakadikit na peking bomba sa kanyang katawan. Ginawa ni Ankit ang kanyang alibay nang hindi sinasabi ang tungkol sa Diamond Phone. At kahit papaano ay nakumbinsi si Parvez na hindi siya kasabwat ng mga hijacker. Sa kabutihang palad, ang isa pang hijacker na tinanong ay nagawang makalusot, matapos ipakita ang video recording ng hijacking para maiwasan ang anumang akusasyon. Samantala, iniulat ni Bagat kay Harish na peke ang brilyante na ibinigay ni Ankit. Sinabi rin ng courier na ipinadala ni Omar na may taong nang halughog sa kanyang bag at nawala rin ang mga brilyante sa Malita. Hindi nagtagal, tinawagan si Harish ng kanyang mga tauhan sa gobyerno, at sinabi nila na ang lahat ng nangyari ay isang peking hijacking at ang pangunahing sospek ay nagawang makatakas. Pagkatapos ay iminungkahi sa kanya na magsagawa ng isa pang press conference upang sabihin sa publiko ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit tumanggi si Harish dahil ang pagsasabi ng mga naturang balita ay magmumukhang tanga ang gobyerno at ituturing na walang kakayahan. Tumanggi siya dahil alam niyang may kinalaman ang peking hijacking na ito sa pagnanakaw ng brilyante. Sinubukan ni Bagat na pakalmahin si Harish sa pagsasabing ang brilyante ay naka-insured. Ang hinala ni Parvez ay humantong kay Neha dahil malaki ang posibilidad na siya ang naglagay ng droga sa juice na inorder ni Bano. Nang tawagin si Neha para sa interogasyon, nagtago siya sa banyo at tinawagan si Harish gamit ang hindi kilalang numero. Sinasabing ang mga diamante na kanyang ipinuslit ay maaaring mabunyag sa buong media. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang larawan na siyang magiging susi sa kanyang pagtakas. Pagkatapos nito, dumating si Neha para sa interogasyon. Tinanong siya kung bakit pinainom muna niya si Bano at hindi ang ibang mga pasahero. Ikinatwiran niya iyon dahil nakaupo si Bano sa tabi ni Sudhanshu. Sa sandaling iyon ay nag-order ng inumin, at nagtatanong lang din siya kung may gusto rin si Bano. Inamin din ni Neha na hindi siya naglagay ng kahit ano sa inumin ni Bano, ngunit agad na napagpasyahan ni Parvez na si Neha ay konektado kay Sudhanshu at sa mga hijacker na magplano ng isang bagay. Nanindigan si Neha na wala siyang kinalaman sa pag-hijack at hindi niya kilala si Sudhanshu. Hindi nagtagal, tinawagan ni Harish si Parvez at tinanong kung bakit nakakulong pa rin ang mga pasahero. Sinabi ni Harish na walang saysay na hanapin ang tatlong hijacker sa mga pasahero. Bukod dito, nakalabas na rin ang peking flight marshal. Nais ni Harish na palabasin ang mga pasahero dahil kahit na matagpuan ang mga hijacker, hindi na ito muling ibabalita ng gobyerno sa media. Ito ay kung isa sa alang-alang kung ano ang maaaring maging reaksyon ng publiko sa pangyayaring ito. Matapos matanggap ang utos na ito, kahit na sigurado si Parvez na si Neha ang kasabwat, wala siyang karapatang maghinala dahil walang matibay na ebidensya. Sinabihan din siyang ipaliwanag sa media na ang mga hijacker ay napatay at si Bano ay itinuring na pambansang bayani para sa pagsasara ng kaso. Malaking tagumpay ang plano ni Neha na takutin si Harish gamit ang isang larawan para ihinto ang imbestigasyon. Paglabas ni Neha sa interrogation room, agad siyang kinuha ni Ankit at tinanong kung nasaan ang totoong brilyante dahil si Neha lang ang nakakaalam ng brilyante sa eroplanong iyon sa tabi niya. Nagngangalit si Ankit ngunit biglang dumating si Bagat at ang kanyang mga tauhan. Agad na kinaladkad si Ankit upang salubungin si Harish. Sa wakas ay pinahintulutan ang mga pasahero na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong New Delhi sa pamamagitan ng eroplano mula sa ibang paliparan. Sa kabilang banda, ngumiti lang si Parvez habang nakatingin kay Neha dahil alam niyang ito ang may pakana ng peking pag-hijack, pero hindi niya alam kung ano ang motibo nito at wala ring matibay na ebidensya. Sa huli, nagawang makalayo ni Neha at ng kanyang limang kasabwat dala ang brilyante. Isang malabong ngiti ang nakita sa kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ang proseso ng pagnanakaw. Ipinaliwanag ni Neha ang lahat sa kanila sa napakadetalya at malinaw na mga termino. Tatlong tao ang magiging mga hijacker, si Sudhanshu ay magpapanggap bilang flight marshal, habang ang dalawa pa ay magiging support team. Una, si Bano ay paiinumin ng droga para makatulog. Pagkatapos, ang matandang lalaki na napakagaling sa paglililok ay gumamit ng resina para gumawa ng mga peking baril na kalaunan ay iniabot niya sa mga hijacker na nagbalat kayo bilang mga pasahero. Si Sudhanshu ay magpapanggap na maging flight marshal at itatali,
habang ang matabang lalaki ay mag-uudyok ng labanan sa mga hijacker at bubugbugin para ang mga pasahero ay matakot na manlaban. Nang mangyari ang pag-hijack, kinuha ang lahat ng telepono ng mga pasahero maliban sa matanda. Kung saan hiniling sa kanya na i-record ang kanilang mga aksyon bilang alibi upang makalusot sa interogasyon. At ito ay talagang nakatulong. Matapos makalas ni Sudhan Shu ang kanyang sarili, kinuha niya ang tunay na baril ni Banu at nilagyan ng mga peking bala ang magazine. Kaya sa kabila ng tunog, ang mga hijacker ay hindi talaga nasaktan. Nang magpanik ang mga pasahero, kinuha ni Sudhan Shu ang pagkakataon na agad na kunin ang totoong diamond phone na nasa ilalim ng upuan. Pinili ni Neha ang Kulu Airport dahil ito ay isang maliit na paliparan na hindi kayang tumanggap ng maraming pasahero. Bilang resulta ay napadali ang pagtakas ni Sudhan Shu. Isang peking bomba ang inilagay para makabili ng oras at makapagpalit ng damit, at makasama ang tatlong hijacker sa paglabas ng mga pasahero. Ipinaliwanag ni Neha na pinlano niya ang napakasalimuot na pag-hijack ng eroplano na ito dahil ang layunin ay hindi lamang magnakaw ng brilyante, kundi magturo din ng leksyon kay Ankit. Sa ibang lugar, sina Bagat at Ankit ay binugbog ng mga tauhan ni Harish matapos mabunyag ang kanilang plano. Ang larawang ipinadala ni Neha kay Harish ang nagpatunay na ibinigay ni Bagat ang code ng Malite kay Ankit. Malinaw na ang larawan ay kuha ni Neha. Kahit alam ni Harish na ninakaw ng iba ang brilyante at niloloko lang sina Bagat at Ankit, pinahirapan pa rin ang dalawa dahil napatunayang may balak din silang nakawin ang brilyante. Batid ang katotohanan ito, natawa na lang si Ankit na nabugbog dahil alam niyang si Neha ang tunay na mastermind. Sa maikling kwento, binisita ni Neha si Ankit na ginagamot pagkatapos ng pagpapahirap. Sinabi ni Neha na nagsisi na siya sa paggawa ng kriminal na gawain mula nang mamatay ang kanyang ama, ngunit si Ankit ang nag-udyok sa kanya na gumawa muli ng krimen. Natawa lang si Ankit at hinangaan ang husay ng plano ni Neha na nakawin ang brilyante at makaganti. Pagkatapos noon, sumakay si Neha sa eroplano para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar at tamasahin ang yaman na nakuha niya sa pagnanakaw. Kalaunan ay gumaling na si Ankit. Siya ay nasa airport at tinawagan si Neha. Ilang salita pa lamang ang kanyang binitawan, ngunit agad na ibinaba ni Neha ang tawag at si Ankit ay tumawa lang ng malakas. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!